So ang ampere natin hindi siya nagbabago, nag-stable siya sa 175 PSI. Ang ampere natin ay 1.2 ampere. Then ang ating room temperature is 25.7 degree. So napakababa kaislan. Kaya nagduda ako dito, maaaring inipit ng cutter. Then tingnan nyo itong tubo, kung siya is binend. Then itinupi natin, ayan o, tingnan nyo yung pagka ang tubo is natupi, pantay. Oh, hindi siya pwedeng mabend ng nakalihis kasi hindi mo naman siya mababali ng patagilid. Hey, good day! Ito yung update to sa nailabas natin sa YouTube na pinakita ko na nagyelo ang tubo. So part 2 ng video. And naipindings nga natin, akala natin is nanggaling doon sa compressor yung problema. Ayan, so kinalas ko na muna siya, pinumpdown ko. And dapat ang gagawin namin talaga dito ay gagamitan namin ang universal board para ma-check namin kung maganda ang bomba ng compressor. So, doon sa observation, inanalyze lang namin yung pwedeng panggalingan ng problema bago namin baklasin yung loob. So, nakita namin yung tubo. Hindi ko alam kung bakit ganito. Yan. So, ito yung tubo na napasama dito. Nakatupi siya na hindi ko alam kung sinadya or maaaring na-bend. Pwede rin na na-bend dito. Kaya nagkaroon ng nahirapan yung ating compressor. Ayan. So ito kasi basic experience natin kasi 3.8 lang to eh. Kasi ito katulad niya no, ito yung mga scratch extra natin na tubo na kasi kahit i-bend mo siya na ganyan no. Hindi siya katulad nito na napipipi. Ayan no. So kahit i-bend natin, hindi siya pipi eh. So ito, mapapansin niyo para siya inipit ng cutter. Ayan. Ayan. So napaandar na namin ito kanina kaya na-findings namin na dito nang galing. Hindi na lang natin naisama doon sa video pero mapapanood nyo doon sa reels yung update natin kanina at saka doon sa video na nilabas natin. So papalitan ko na lang muna itong tubo na ito para ma-observe natin. So ang ginawa ko sa kanya ngayon i-pinump down ko muna para masave natin yung refrigerant na naipasok natin. So naipasok natin dito is kalahating kilo na or 0.55 kilo na. So sakto na ang karga niya. So ang laging problema nga lang doon sa observation natin, nagyayelo yung tubo. So panoorin niyo yung video na nakita, nilabas natin. Okay, so ito yung kinakargaan namin na higher. So tinimbang natin. So napansin ko nagyayelo siya. And nakadalawang system reprocess na kami nito. Ayan o. Nag-frozen siya o. Tapos yung karga niya, actually sobra na sa kalahating kilo yung naikarga namin. Pero ang gauge natin, pumalo lang siya ng 80. So ngayon, hindi ko makonfirm kung may problema ang compressor or may problema yung refrigerant na naikarga natin. So 410 ito, yan. Then, na-recover ko kanina, ibinalik ko ulit yung karga kaya nandun sa isang tanking maliit. Tapos, ayaw nang pumasok ng karga. Ayan, kahit na buksan natin ulit yung gauge, siya medyo nagbablurred lang, no? Ayaw na niyang pumasok. Ayan, tapos, napansin ko, yan, no? Nag-frozen siya. Pero ang nakapasok sa kanya is halos kalahating kilo na rin yan. Nag-frozen tapos ayaw nang pumasok ng karga. Hindi ko alam kung ang nagpa-problema sa akin is compressor. So hindi ko na muna siya binaklas. So ang gagawin namin ay maka-AC system reprocess ko ulit and magpapalit tayo ng ibang refrigerant. So i-recover muna namin yung karga nito. Isasalin ko sa tanke. Gagamit tayo ng recovery machine. So ang gagawin ko ngayon, kakalasin ko na itong isang lumang tubo na nakasama dito. Dahil upin na siya, kung babawasan ko siya, is iiksin na siya. Mag-less than 10 feet na.
So, gagamit na lang ako ng bagong tubo. Ayan. So, nagtaka nga ako doon kasi itong tubo na ito, nairo-rollo talaga siya ng maayos nang hindi naman siya tumutupi ng katulad nito. Ayan ah. So, tingnan niyo. Focus mo ng mabuti ito, Lakay. Ayan. Okay. So, talagang ang akala ko dito, doon una, finding sa akala ko, sabi ko, mukhang parang compressor or doon sa refrigerant na naikarga namin, pero talagang yung refrigerant na nakuha ko is madilaw ang laman. So, nagpalit nga ako ng luma. Parang twice namin na sinistem reprocess ito. So, hindi ko kaagad naisip na yung tubo pala is may tupi. Dahil ito nakabalot siya dito eh. So, hindi ko naman siya nakapakagad. Kahit kinakapa ko noon, hindi ko siya nakita. So, hindi ko talaga siya naisip kaagad na maaaring nagkaroon ng tupi yung tubo. Kasi tuwing pinaplasing namin, maayos naman ang bomba kasi nakakasinga pa naman siya ng maayos, although talagang medyo pinakapos. Kaya ang nangyayari, kapag nagkakarga tayo dito, yung gauge na pinagbabasihan namin, minsan 80 PSI, 100 PSI, naglalaro siya, minsan 75 PSI, nagbabago-bago siya eh. Tapos kapag nagbabago-bago, napapansin nga namin na nagbibuild ng yelo dito sa tubo. Pero lumalamig siya, kaya bahagyang hilaw yung lamig niya and nagbibuild ng frozen yung pinakatubo niya. So, gagawin natin ngayon para maobserbahan namin, mag-layout tayo ng panibagong tubo. So, ayan yung tubo na kasama dito. So, ayan o. Talagang, hindi ko alam kung inipit or nabali. Pero luma na siya eh. And, nakabalot kasi siya dito kanina. Tinastas ko lang eh. Kasi napagdudahan ko nga ako. Baka pwedeng sa tubo. Kaya, tinastas ko siya. And, nakita ko nga siya na ganito. Tapos, inipit ko na lang siya kanina ng flaring tools para bumuka ng bahagya and pina-under ko ulit. Ayun, nawala na yung build ng yelo and tumaas na yung PSI natin dun sa gauge. So, ayan. Tatanggalin ko lang ito and gagamit ako ng panibagong tubo. Ayan. So, ito kasing 3.8, pira itong matupi kasi maliit lang siya kaya hindi na ginagamitan ito ng bender. Yung mga ganito, ang ginagamitan lang namin ng bender, yung 1/2, yung 5.8, saka 3/4. So, usually, yun ang gumagamit tayo ng bender. Pero dito, hindi naman tayo gumagamit ng bender. Kaya alam ko, hindi talaga siya basta-basta matutupi na katulad nitong nakakabit dito. Ayan. Tatanggalin na natin ito. Ano? Yan. So, pinatagal tayo ang trabaho natin ng tubo na yan. Okay. So, i-layout ko lang ito. Ayan. So, mahigit 10 feet kasi ito. Hindi ko na pinutol. Sayang. Magagamit pa. Okay. So, papasok ko lang dito sa loob. Ayan. So, demo unit lang naman ito. Kaya, ganito na lang muna. Hindi ko na nilagyan ng rubber insulation. Dahil, usually, para mga dalawang oras lang din naman natin siyang o-obserbahan. So, hindi ko na siya nilagyan ng rubber insulation. Okay. Ayan.
Okay, so medyo maingay tayo dahil maulan. Ipaplasin ko muna ang bahagya ng nitro para malinis yung, sigurado tayo na magiging malinis yung tubo natin. So pwede siyang i-direct dito. Yan. So i-direkta na natin doon sa nitro para lang matanggal yung dumi. Yan. Okay, ayan. So, sinigurado natin na malinis yung tubo natin. Okay, so ito, nakaset up pa nga ito kasi yung ating refrigerant. So, ang gagawin muna natin is magbabakyo muna tayo. Kaya ta. Sana silang okay, nakasara na. Yan. So, babakyumin muna natin para sigurado tayo na walang matitirang moisture or hangin doon sa ating tubo. Para ma-observe natin at mapalamig natin ng maayos. Okay. Yan, so vacuum muna tayo. Okay, so habang nag-aantay tayo na matapos yung pagbabacuum natin, nag-shut muna tayo dahil ngayon ay Linggo, dapat ay meron kaming trabaho talaga sa planta, kaya lang nag-cancel ako dahil unsafe dun sa mga tao natin na magkatrabaho, magkikinig sila sa auto, so medyo maulan, kaya sabi ko, cancel muna natin yung trabaho, kaya ito yung napagtuunan natin ng pansin ngayon, sabi ko, tutukan natin yung mga naiwang problema doon sa bodega. Ayan. So, magbabacuum tayo and habang magbabacuum, meron tayong sunlight light. Ayan. Pampakalma. Okay. So, mamaya, pabalikan namin kayo pagkatapos namin magbacuum. Ayan. Okay. So, tapos na tayong magbacuum. Naka 30 minutes na tayo na nagbacuum. So, naka 0-0 na siya. Isasara ko na lang muna. Ayan. And magre-release tayo ng refrigerant ngayon. Bago pa tayo malasing, kailangan matapos natin ito. Ayan. Okay. So, i-release na natin yung refrigerant and tawag dito. Paan na rin natin mamaya. So yun ay pasok namin dito, natimbang naman namin ito, 0.55 kilo o mahigit ng konti, humigit siya ng konti dahil parang 0.575 kilo ang naipasok natin. Ayan, so maliit na diferensya lang naman. Okay, so paanda rin natin siya and ayan o, yung ating gauge. Umangat na siya ng 200. Yan, unti-unti na tumataas. 200 PSI na siya. Ayan, mataas na. Okay, ayan, mataas na. Halos 250 na siya. So, paanda rin na lang natin siya at uobserbahan natin yung unit natin. Yun. So, automatic na nag-on ito doon sa loob. Tingnan natin sa loob. Alam. Okay. Ayan. Okay, so naka 26 degree tayo. Hindi namin mabago ang temperature dahil wala kaming remote nito. So, hindi siya kasama doon sa pinadala sa amin. Galing nga ng probinsya ito. So, hindi kasama yung remote. Kaya 26 degree ang setting natin. Okay. So, mamaya, antay natin siyang umandar. And i-monitor natin ang magiging lamig doon sa ating... Siset na natin yung ating room temperature. So, sa ngayon, naka 27 degree ang ating room. Okay. Medyo malamig dito sa room natin. Oh. Ayan.
Ililipat ko siya. Dito. Ayan, parang hindi ganong nahahanginan. Okay na, so antayin na lang natin umandar. Hindi pa tumandar. Hindi pa natin ang punting umandar natin. Ayan. So habang inaantay natin siya umandar, set na natin siya sa clamp ammeter para mamonitor natin. So yung sasagutin ko sana na tawag dito, na tanong doon sa ating Facebook page na kung nag-aakba ba daw yung clamp ammeter. So nabipin nga yung video natin dahil yung dapat na unit na i-demo namin ay nagkaroon ng abirya. Ayun. So yung video kasi na ginagawa natin dito ulit, wala naman talaga, hindi ito scripted. Kung ano yung actual na ginagawa namin, yun yung napapanood nyo. Yun na yung actual mismo. Ayan. So antayin lang natin umandar ang compressor. Ayan. Okay, so umandar na ang ating compressor. Ayan, unti-unti nang tumataas yung clamp ammeter natin, 1.4. Ang gauge natin, unti-unti siyang bumababa. Ayan. So, ang gauge nasa 175 PSI ito. 175 PSI. Ang clamp ammeter natin is 2.1 ampere. So, unti-unti siyang tumataas dahil nagkakaroon ng high speed o nagtuturbo yung ating compressor. Ayan. So, mapapansin nyo, mandar na yan. Then, wala na tayong nagiging build ng yelo. So, mamaya imomonitor natin dun sa loob ulit. Ayan. So, mababa lang yung ampere natin, 2.2. Tingnan na lang natin kung tataas siya mamaya. Okay. Ah, ito yung monitoring natin ng gauge. So, nasa 175 PSI. Mas mataas. So, dati, ang gauge natin ay nasa 80 PSI. So, ngayon is nasa 175 PSI siya. Ayun. Then, ang ampere natin is, kaya mataas ang gauge natin dahil ang ampere natin ay mababa. Ayan, kung titingnan nyo, 1.2 ampere lang siya. Pero lumalamig ang unit natin. So, ibig sabihin, ang compressor natin is nasa low speed or naka-minor ang compressor natin dahil malamig na ang ating room. So, naabot na niya. Yung setting natin kanina doon is 26 degree. Hindi ko na siya mabago. So, malamig na ang room natin. Kaya yung ating gauge, hindi mo siya maibabalanse or hindi natin masasabi. Usually, ang basis natin doon sa gauge is 125, 130, hanggang 150 PSI. So, mapapansin nyo ito dahil tama sa timbang yung ipinasok natin dito. So, ang PSI natin is nasa 175 PSI. So, mataas kung titingnan natin. Pero, kung pagbabasihan nyo ang ampere natin, nasa 1.2 ampere lang dahil inverter ito. So, naka-minor o naka-low speed ang ating compressor. Naka-minor siya. So, papasok tayo doon sa loob para makita nyo yung monitoring natin ng gabi. Tara! Okay, pasok! Ayan. So, naka-26 degree tayo doon sa unit natin. Then, ang monitoring natin is halos napalamig na niya ng 25.7 degree. Ayan. So, nilayo ko na siya doon sa nalalamigang area. Dahil nahahanginan. So, malayo na siya. 25.7 degree. And, ang ating setting ay 26 degree. Tapos, ang ampere natin is nasa 1.2 ampere lang. So, napakababa. Ano? Kapag lumamig ang room natin, so, ito yung gamit ng inverter na pinapaliwanag natin. Kapag ka yung ating room ay lumamig na, and sinet lang natin ng, actually, ang 26 degrees, napakalamig na. Komportable na tayo sa lamig. 24 degree. Ngayon, ang bilis lang nung pagpapalamig natin, so, para mga 20 minutes pa lang, napalamig na niya yung ating room ng 25.7 degree. So, almost 26 degree.
Kaya yung ating compressor, nag-minor na siya, nasa low speed na, yung ating ampere is 1.2 ampere na lang. Okay, so babalikan ulit natin sa labas. Tara! Ayan. So ang ampere natin, hindi siya nagbabago, nag-stable siya sa 175 PSI. Ang ampere natin ay 1.2 ampere. Then ang ating room temperature is 25.7 degree. So napakababa. Ayan. Okay, so balikan lang ulit natin yung issue natin na nag-yelo kanina. Ang nakita nga natin ay yung tubo na nakatupi. Ayan, kung may po-focus natin, medyo maulan, medyo maingay yung ating video, pagpasensyahan nyo na. Ayan, ito tinitingnan namin, pinag-aralan ko din, kung ito is natupi, nakatulad yan, na bend, dapat pantay. Pero makikita nyo yung tubo natin is naka-slant. Kaya, nagduda ako dito, maaaring inipit ng cutter. Kaya lang, malayo eh. Halos 1, 2, naigit na rin dangkal ang layo na nakaipit, and hindi siya tinanggal doon sa balot. Ito nakabalot to kanina, tinastas ko lang. Then tingnan nyo itong tubo, kung siya is binend, and itinupi natin, ayan o, tingnan nyo yung pagka ang tubo is natupi, pantay. Oh, hindi siya pwedeng mabend ng nakalihis kasi hindi mo naman siya mababali ng patagilid. Okay? Ayan. Aliwanag ha? Ayan. O, yan. Binend ko. And wala siyang cut doon sa likod. Kung nabend siya ng papasok, sa likod wala. Okay? Ayan. Ganito siya. Magka-cut. Compare doon sa nakita natin po sa tubo, naka-bend siya, ayan o, ipit na ipit eh. Pati yung likod, ayun o, nakatagilid eh. O. Ayun. Okay. So, okay na tayo dito. So, maaaring nagbago ng bahagya yun dun sa ating loob. O, so, nag-2.2 tayo ng ating gauge. Kaya, pump ammeter. And ang ating gauge, ayan, bumaba na 150 PSI. Okay? So, nag-adjust sa medium or nag-adjust ang ating compressor. Bahagyang nagtaas ng speed. Kaya pumalo siya ng 150. Kapag bumibilis ang andar ng compressor, bumababa ang ating gauge. And bumababa ang gauge, tumataas naman ng bahagya ang ating ampere. So, nag-2.2 na siya. Dati kanina, 1.3, 1.2 lang siya naglalaro. Ayan. So, okay na tayo dito. Okay na rin. Ito, kanina pa siyang kumaandar. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya nag-build ng yelo. Okay na. So, ang naging abirya lang natin, yung pagpasok dong sa low side, is nahihirapan siya dahil nagkaroon ng tupi. Although, nakakadaan siya dahil hindi na pinlasing ko siya ng nitro, maayos naman yung bomba, kaya sabi ko parang wala namang problema ang tubo. Ayun, so meron pala siyang tupi, kaya nagkaroon siya ng build ng yelo. Okay, so parang ang nangyari, parado yung low side niya. Kaya bumababa yung ating karga, pero yung ampere natin is stable na nasa 3.4, 3.5 yung monitoring natin doon sa nakaraan ng video natin. So ngayon, stable na siya. Ang ampere natin is, ayan, nagbago na ulit siya, 2.1. And ang gauge natin is 150. Ayan, unti-unti na lang yung tumataas dahil nag-minor na ulit yung ating compressor. So maaaring malamig na ulit doon sa room natin. Okay, so ayos na tayo dito, wala nang build ng yelo, solve na yung ating problema. Ang naging problema lang natin talaga, yung tubo na matupi. Ayun, matupi or sadyang tinupi. Ayan, tagilid, napapasin niya. Ayan, so okay na tayo. Ayos, okay.